Hi everyone! Welcome to my vlog. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako nakakapagtabi ng kunting pera sa aking Sari Sari store sa Bintana. Pero before that, i-share ko sa inyo ulit na ang aking Sari Sari store ay nasa Bintana. Yes, nasa Bintana po siya. At nakita ko niyan sa mga vlogs ko dati. And ang store na to po ay nasa tagong lugar. Kami po ang pinakahuli bahay dito at sarado po yung daan. Kami ang pinakahuli last na bahay dito sa street na to sa ngayon kasi hindi pa po masyadong matao. And ang bahay dito is around nasa 6 or 5 lang po. Yung iba sarado pa palagi kasi may mga work sila. So ayun, but kahit ganun, nabibintahan pa rin ako. So, okay na yun guys. Kasi, just starting tayo, diba? Sa mga susunod, malaki na yun dyan. Paano nga ba ako nakakasave ng kunti sa aking sari-sari store? So, ayun guys. Ginagawa ko kasi guys, halimbawa, may binta ko na 1,000 pesos. 1,000 pesos. Halimbawa, may sales ako na 1,000 pesos. So, ang gagawin ko dyan, ililist ko yung 10%. 10% is 100. 10% lang guys, kasi kung bubuuhin ko yun, wala na akong mapaparuling sa tindahan ko. As is pa rin yung capital ko kung ganun. Kumbaga, hindi siya lalago ng mas malaki sa 3,000 yung aking puhunan. So, ang gagawin ko, ang kukunin ko lang is 10% lang. Ang patong ko sa presyo ng aking paninda ay nag-range sa 20%, 15%, and then pinakamababa is 10%. So, dito ako, ito yung kukunin ko, 10% lang. So, sa 10% na ito, sa 10% na yan, kukunin ko dyan ay savings. Tapos, needs, bills, water and electric. So, sa 100 pesos na yan, papasok dito yung 50 sa savings at ito ang maiiwan sa aking mga needs. Yung 50 pesos na yan guys, syempre dadagdagan ko yan ng pera ko kasi ng personal na pera ko kasi hindi naman kung may bibilihin akong iba hindi naman kakasihin sa pang-araw-araw ko na gastusin eh. So ang gagawin ko magdadagdag ako ng pera ko, sarili kong pera para sa pagkain ko. At least na-save ko itong 50 pesos para sa savings ko. Kasi hindi naman agad-agad kukunin ko lahat yun, yung mga to para dito sa tindahan manggagaling. Siyempre natural lalabas pa rin ng pera. So, ayaw ko kasi talaga guys na yung magstay lang siya sa 3,000 or magstay lang yung tindahan ko sa ganung halaga. Kaya nga po, ang goal natin is para mapadami yung laman ng tindahan natin o para lumago yung store natin. So, ito lang yung binabawas ko para at least mayroon pa rin siyang sa 1,000 na yun, mayroon pa rin siyang another, halimbawa, 10% lang kinuha ko. Kung ang patong ko ay 20%, ibig sabihin, 1,100 na to siya. So, mayroon na kaagad ng pambili ulit ng paninda na, ibang paninda na kailangan ng tao na wala pa ako. Okay? So, ganun yun, guys. Ganun yung ginagawa ko. Ginagawa ko yun, guys, yung paglilista. Paglilista kasi nga, guys, alam nyo, katulad nito, kunti nag-starting pa lang ako, gusto ko talaga maintindihan kung paano mapaikot yung cash flow sa tindahan. Para habang maliit pa siya, kumbaga hindi pa masyadong busy, alam mo na kung paano patakbuhin yung isang negosyo. So,
Yun. Kaya, halos yung mga simple things na kailangan gawin, ginagawa ko talaga, pinag-aaralan ko. At least, kung lumaki man siya, may alam na ako. Diba guys? So, ayun lang guys ang masishare ko sa inyo. Thank you for watching. Bye!